Natatandaan nyo ba mga idol, nung itong si Kyrie Irving ay hindi nga makalaro sa NBA nang dahil sa vaccine mandate na nagresulta nga ng pagsasabi ng mga NBA analyst reporter pati na nga rin si Stephen A. Smith na mas pipiliin na nga lang daw ni Kyrie Irving na magretiro miski no consider niya nga daw yun kesa bumalik sa NBA. Well mga idol, ngayon ngang nabigyan ng pagkakataon itong si Kyrie na magsalita patungkol sa isyong yan, eto ang sabi niya, "I'm never going to stop playing. You hear me? Get that? I am never going to stop playing. This is not even a debate. It's not a consideration." Nilinaw ni Kyrie Irving na wala sa kanyang isip ni hindi man lang ito sumagi na magre-retiro na siya from the NBA. Nasa peak itong si Kyrie Irving ng kanyang karera, ng kanyang paglalaro ng basketball. Nasa prime nga siya ng kanyang playing career at napakalabo nga na mag-retire siya. At yan, nilinaw na ni Kyrie sa kanyang interview ngayon, wala nga daw siyang balak na magretiro. At ngayon nga, para sa ating next balita, pag-usapan natin ang OKC Thunder. Dahil naniniwala ang isang NBA executive na itong si Sam Presti, ang general manager na itong ang Oklahoma City Thunder, ay magtatang nga daw for next season. Meaning on purpose na magpapatalo para nga makuha ang projected number 1 overall pick na si Victor Wembanyama. Well, alam naman natin na naglalaway ang maraming NBA teams dito sa prospect ng ito. At lalo na nga nung napanood pa nila itong si Victor na mag-perform laban sa projected number 2 overall pick na si Scoot Henderson. Mas lalo lang tumulo ang mga laway ng NBA teams at wang itong OKC Thunder ay paninindigan nga pangangatawanan na ang paglalaway nila dito sa prospect ng ito at magtatank nga daw sila for the next season, sabi ng isang NBA executive. Hindi naman natin sila masisisi mga idol kung napanood nyo ito si Victor Wembanyama at kagaya nga rin ng mga sinasabi ng NBA analyst sa kanya na the greatest prospect nga daw since LeBron James. So for sure lahat ng NBA teams ay gagawin mapasakamay nga lang nila itong si Victor Wembanyama. At para nga sa ating panghuling balita na, Jordan Poole nag-sign na nga sa team ng Golden State Warriors ng grabe, napakalaking kontrata na $140 million in 4 years. He is set to make $35 million a year mga idol, superstar kind of money. Yan ang nakukuha nila LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant tong mga nakakaraang season lamang. Pero nang dahil nga sa potential na ito ni JP na nakikita nga ng bawat isa, ay ganoon na rin ang kanyang level. $35 million a year na nga rin siya. Naagrihan na nga rin yan ngayong araw, sabi na ito ni Adrian Wojnarowski, final na, lock na itong si Jordan Poole for Golden State Warriors for the next 4 years. At hindi lamang yan mga idol, dahil itong si Andrew Wiggins din ay sinama na ng Golden State Warriors. 4 year, $109 million ang kanyang ang sinign. Kumuha nga siya ng cut mga idol sa team ng Golden State. This year nga ay magkakaroon siya ng salary of $33.6 million, pero sa kanyang bagong kontrata ay magiging $24.3 million na lamang yon at konti-unting tumataas. So nagsakripisyo itong si Wiggins para nga mag-stay siya sa team ng Golden State. So mukhang maganda ang araw ng mga Warriors fans dahil ang kanilang 2 key players sa kanilang championship run from last season ay maglalaro pa nga sa kanila for the next 4 years.